Nong, mabasa ko sa comments ha. Mapapayat ka raw ha. Mapapayat ang puta. Gago wala lang makakain. Ang ina wala kang sahod next month, gago. Loh, damay pa ako. Wala tayong mga upload eh. So ang dami nagre-request no na magluto daw kami ng quesadilla. Pero napakadali lang kasi ng quesadilla eh. Parang sandwich lang yun eh, ha? Tinapay. Lalagyan mo ng kung anong laman sa loob, di ba? Tapos lutuin mo, quesadilla na yun eh. Pero kasi tuwing gagawa kami ng content no, palagi kaming meron tanong. Ano yung tanong na yun, Ian? Anong technique? Anong technique? Kasi dito sa show natin, no, alam nyo naman, hindi tayo nagtuturo ng basa recipe lang. Eh. Kailangan meron tayong tinuturong technique, meron tayong pinapakitang bagay na maliit na kaya nyo i-cultivate sa sarili nyo, di ba? So naisip namin, no, since gagawa na rin lang naman ng quesadilla, and naghahanap kami ng technique, gawa na lang tayo ng sarili natin tortilla, no, di ba? Madali lang gumawa ng flour tortilla, eh, sa totoo lang. Eh. At syempre, pakitaan namin kayo ng iba pang application, no, kung saan natin na pwedeng gawin to. Jerome, lagay mo dito yung transition natin, nag-aapoy. Sobrang basic lang talaga, no, gumawa ng flour tortilla. Oh. Harina, tubig, mantika, pampalsa, tsaka asin lang. Oh. Simulan natin. Jerome, sulat mo to, ha. Yung maayos na sulat, ha. Magsisimula tayo sa... Lagi niyong easy zero, ha. Yan. 750 grams ng all-purpose flour. Feeling ko dat sinukot na natin kanina bago tayo nag-shoot. Mga bobo! 749, okay lang yan. Lagyan natin sa isang bowl. Next ay baking powder. Baking powder, hindi baking soda. And kailangan natin ng 8 grams. Tip nga pala sa pagbili ng baking powder, no, hindi to sponsored, no, pero lagi kayong gagamit ng double acting. Pag sinabing double acting baking powder, ang ibig sabihin, baking powder, lang yan, meron dalawang pag-release ng gas na nanggagalit sa baking powder. Isa is yung pag nalagyan na siya ng water, diba? Pangalawa is pag na-applyan siya ng heat, diba? So kahit medyo tumagal yung mixture mo, may kapangyarihan pa rin siya. Iba kasing baking powder, mga single acting, siguro. Pag nalagyan mo ng tubig, ano na yan eh. Kung tumatakbo na oras yan eh. Next, asin 10 grams. 11, okay na yan. Okay na yan. Okay lang yan, nakakita nun. Next is tubig, 500 grams. Okay lang yan. Jerome, edit mo gawin mong zero. Tapos, pareha sa lalagyan, i-zero lang natin. Mantika, 160 grams. Ngayon, pwede kayong gumamit ng chicken oil dyan, kung gusto nyo maging pula yung tortilla nyo. Pero sa basic muna tayo. Tsaka na tayo magtarantado. Oh, ba? Sakto. Paghahaluin na natin to. Kung tutusin, pwede naman talaga tong walang sukat-sukat kasi ang tortilla ay hindi naman sensitive. Diba? Kunyari, ayaw mo magtimbang, okay lang yun, tantsa-tantsahin mo na lang. Pero samantalahin nyo na itong pagkakataon na to kasi itong mismo recipe na to, ito ang gamit namin sa resto dati, no? So matindihang R&D ang dinanas niya. Pero bibigay ko sa inyo ng libre kasi mahal na mahal ko kayo, mwa-mwa-mwa, diba? I love you all. So ngayon nga na, paghalo na natin ang dry and wet ingredients, hahaluin lang natin to hanggang mabasa lang ang harina. Wala pang kneading na mangyayari, no? Mixing pa lang muna. Ngayon pag nabasa nyo na yung harina, no? Pwede siyang actually rekta inid na mula dito, pero meron tayong isang optional step na ako lagi kong ginagawa. Ang tawag sa step na yun ay autolyse. Jerome, lagay mo nga dyan, autolyse, di ba? Basically, yung autolyse is, wala, i-rest mo lang siya sa gantong state for 20 minutes, di ba? Ang mangyayari kasi dun sa autolyse natin ay i-rehydrate nun yung mga flour natin and magsisimula na mag-develop ng gluten, di ba? Ginagawa to para lang mas madaling magmasa, lalo na kung first time kang magmamasa, di ba? I suggest gawin mo to 20 minutes lang naman eh, di ba? Kuberan nyo lang either ng cling wrap or ng tuwalya para lang hindi ma-dry out, oh. Tapos iwan nyo lang dyan. Balikan natin after 20 minutes. So after 20 minutes, yan na siya. Wala namang nagbago, di ba? So ngayon, pwede na tayong mag-knead, pwede na tayong magmasa, di ba? Unang-una natin kailangan gawin is i-flour muna natin ang ating work surface. Work surface. Wow. Need. Sana all want. So ito harina, manipis lang, ibabato nyo ng... Yan. Ako na, nagkalap lang ang puta. Sorry na, mamita. Di ba? Konti lang ha. Boom, gano'n. Medyo manipis na ng konti. Medyo manipis lang. Kakalat mo rin pala ang puta. Ito ang ating dough. Lagyan natin dyan. So, meron tayo ditong
harina para sa ating kamay. Yan, nagbabasa ako ng notes ha. Okay, so magmamasa tayo. Tapos habang nagmamasa, i-explain ko sa inyo ang importance ng pagmamasa. Diba? Basics muna pala. Basics muna ng pagmamasa. No? Lagi may harina ang inyong kamay pero konting-konti lang dapat. Manipis lang. Tapos, gentle lang. Hindi totoong pinanggigigilan ng pagmamasa. No? Gentle. Taguro lang. Taguro lang ang pagmamasa natin. Along gentle, gentle. Ang ginagawa lang talaga natin dito ay tinitiklop natin ng paulit-ulit. Ang ating do. Tiklop. Yan. Puro ganyan lang. Basics ng pagmamasa. Tiklop, ikot. Diba? Tiklop, ikot. Tiklop, ikot. Ngayon, pag nagsisimula na siyang manikit doon sa baba, ibig sabihin, na-expose na yung mga wet parts. Kuha ka ng konti harina, lagay mo sa kamay mo, lagay mo rin dyan. Diba? Tapos, ganoon ulit. So, habang nagmamasa ako, i-explain ko kung bakit tayo nagmamasa. Ginagawa natin ang pagmamasa, no? Para ma-develop ang isang protina naman matatagpuan sa wheat products. Ang tawag dito ay gluten. Itong gluten na to, ito yung nagbibigay ng structure sa ating mga tinapay, di ba? Kung walang gluten ang harina, hindi mo to mamamasa tulad ng cornstarch, no? Ang cornstarch ay meron lang siyang 0.3 grams of protein per 100 grams. Kumpara mo sa all-purpose flour na merong 10 grams of protein per 100 grams, di ba? That's 0.3% compared to 10%, di ba? Kaya ang cornstarch, hindi mo mamamasa. Try mo, di ba? Parang ka lang tanga nun. Huwag kayo iiyak. Siguro mga 2 minuto pa lang tayo nagninid, no? Pero kung makikita nyo, medyo nagkakaroon na ng konting kaayusan ba ang ating dough. Tuloy lang natin hanggang medyo kuminis talaga siya. Enjoy nyo lang yung proseso, ha? Huwag nyo madaliin. Kaya ma-pressure masyado. Tara, ganyan-ganyan lang. No, first time kong mag-knead ng tinapay, inabot ako ng 30 minutes eh. Pag naninikit na, konting harina, konti-konti lang. Ayan, paluin mo na parang ano. Ano? Makulit na bata. Pag nanonood kayo ng mga tinapay video sa YouTube, no, lagi nilang sinasabi na kailangan ma-achieve mo yung makinis na ganyan. Tapos meron pa tinatawag na window pane method wherein kukunin mo yung isang pirasong harina, harina dough. Tapos titingnan mo kung tatagos ba yung liwanag. Doon may mga ganong methods ba eh. Pero kasi, kailangan gawin yun sa tinapay kasi kailangan may matrap na air bubbles doon sa pagitan ng, nga, sa loob ng gluten na ginawa natin. Pero dito kasi, since tortilla lang naman to, hindi natin masyadong kailangan yun. Wala nga hangin to eh, di ba? So eto, hindi man siya ganon kakinis, goods na yan. Goods na yan para sa ating purposes, di ba? So ngayon, kailangan natin itong i-rest ng, hindi pa pala. Kailangan na pala natin ito i-portion, sorry. Pahabain nyo lang ng konti. Konting harina siguro. Para lang mas madali hiwain ng konti. Tapos kunin nyo yung timbangan nyo. Tapos i-divide natin to into 90 gram balls each. Kung ka ng kapraso, timbangan natin. 90, sakto! Galing! Ang galing, di ba? Ang galing, di ba? Magaling akong tumantya. Yun. Yan. Gawin lang natin yan sa lahat ng ating dough. Tapos pinara kami ng barangay nakamobil. Eh. Oh? Oo, pinara kami. Hindi namin alam pare-pares yung anong gagawin eh. Puta yan na. Siguro parang 18 sa loob ng sasakyan. Gago! Kangkabahan, barangay lang yan. Sabi ganun, di pinara kami. Puta, pinaggaganong-gamanong kami ng flashlight. Okay, so na-portion na natin ang ating mga dough. Yan, ngayon kailangan natin siyang i-shape lang ng konti. Konting-konti lang naman. Bibilugin mo lang siya. Ito yung medyo hindi makuha ng mga kusinero ko dati nung tinuturuan ko sila eh. Itutulak mo. Nak ng luna naman. Itutulak mo yung dough gamit etong base ng ano mo, ng palm mo. Yan. And eventually magiging bilog siya na ganyan, no? Ba? Makinis. Gawin lang natin yung sa lahat ng ano natin, lahat ng dough natin. Ba? So lumabas ang ating tortilla na, oh. 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16. 16 balls ang lumabas sa ating tortilla, no, di ba? So ngayon, andyan na siya. Lagyan lang natin ng harina. Boom, ganyan, di ba? Mas natakpan mo lang siya ng kung ano man pantakip mo, syempre, huwag mabigat. Hindi mo naman siya kapaalsahin, di ba? Kailangan lang mag-rest para, ito, explain ko rin pala, no, kung bakit natin kailangan i-rest ang dough bago galawin. Meron kasi yung gluten nga natin, di ba? Yun yung nagbigay structure. Ngayon, dahil nilamas mo siya ng nilamas, gagalit siya. Stress. O, okay, gagawin totoo, legit. Stress ngayon yung protein. Ngayon, kapag pinindot mo yan, bumabalik. Diba, bumabalik. All, bumabalik. Yan. So, ibig sabihin, hindi pa siya masishape na maayos. No? Kasi pag binaba mong ganyan, no, bumabalik ko. Mamaya, pag relax na yung gluten yan, ipapakita namin sa inyo na pag pin-rest down mo yan, hindi na yan masyadong babalik. So, after 30 minutes, no? Eto na siya. Wala pa rin namang nabago. Pero tulad na sinabi ko kanina, no,
mas susunod na yan sa gusto natin. Ano na siya? Mas suggestable. Yan. Wow. Yan. So kung makikita nyo, kapag pinrest daw natin yan, ano? Hindi na siya masyado mumabalik. Diba? Hindi na siya, uy, seems familiar. So yun nga, since na-relax na yung gluten, pwede na natin siya i-flatten. Okay, so mag-flatten na tayo, no? Kailangan lang natin ng arnis. Kailangan lang natin ng rolling pin, diba? Kahit anong klaseng rolling pin. Kung wala kayong rolling pin, pwede naman bote na lang. Diba? Siyempre, harina nyo pa rin. Una natin kailangan gawin ay i-flour uli ang ating work surface, diba? Okay, ng isa, harinahan nyo. Kahit medyo marami-rami, na naman problema. Medyo flatten nyo na ng konti, ganyan. Lagay nyo lang dyan. Rolling pin, harinahan nyo rin. Ang pagpa-flatten pala mula gitna, palabas ha, hindi isang buo. So, ulit nyo, gitna, palabas, gitna, palabas, gitna, palabas. Pumabalik ng konti ang ating, ayan o. Very elastic pa siya ng konti. Medyo nagsishrink pa siya ng konti. So, kung i-rest nyo ito ng for another, siguro 10 minutes, mas maganda. Pero ito, wala namang problema. Tsagayin nyo na ng konti. Tulad ang sabi ko dati, lahat naman nakukuha sa tsaga. Pag napanipis nyo na siya ng ganyan, kumuha kayo ngayon ng plato. Ayan, diba? Ilalagay nyo dyan. Kailangan may sobra. Huwag kayong mag-alala, may gagawin tayo sa sobra na yan. Kumuha kayo ng kutsilyo. Tapos, i-trace lang natin around. Katanggalin natin ngayon yung trimmings. Ngayon lang natin dyan. Tapos, yung plato, kunin nyo in such a way na hindi mapipipi yung tortilla natin sa loob, diba? Diba? So, i-flip nyo ganon. Kasi kung maano yan, ayan o, medyo naano na nga ako, na-damage siya nga ng konti. Harinahan nyo, kunin nyo, and pwede nyo siyang rekta isa lang dun sa inyong crepe pan. Yan. Pero pwede naman na, pwede naman tapusin nyo muna lahat, tapos isa lang yun. So, gawin lang natin yung lahat sa dough natin, tapos magluto na tayo. Pare. Ngayon na-forma na natin ang maayos, no, ang ating mga tortilla. Panahon na to para lutuin. Kailangan lang natin ng crepe pan, kahit anong flat na pan. Tapos painitin lang natin siya. Huwag masyado mainit, saktuhan lang. Kasi ang kailangan lang naman natin ay maluto. Hindi natin kailangan magkakulay. Kasi pag nagkakulay, minsan lulutong. And ayaw natin lumutong, mamaya natin palulutong eh, kasi hindi natin matitiklop na maayos yan. Walang manti-mantika, walang anything, no? Kuha lang kayo ng inyong tortilla. Ilagay nyo dyan. Kayo magpapalaro sa apoy. Kayo ang lumaro sa apoy, diba? Yan, yan. Mapapansin nyo, medyo lumolobo na ng konti, no? Sabihin nun, kumukulo na yung tubig natin sa loob, yung tubig na nilagay natin. Yan, i-create ng steam. Dahil ayaw nga natin magkakulay, pwede na tayo mag-flip, di ba? Ganyan lang. Okay na yung ganyan. Goods na muna yung ganyan. Kasi mamaya, pag ginawa na natin quesadilla yan, tsaka natin lalagyan talaga na sagad na kulay. Ngayon, niluluto lang natin siya. Check nyo yung kabila. Pag okay na, yan yan. Okay na yan, men. Lagay nyo sa plato, tapos every tortilla na lulutuin nyo, ipunasan nyo yan. Kasi yung harina na nakadikit doon, masusunog yun. Alang lang ulit. Gawin nyo lang yun sa lahat ng tortilla nyo and pwede na tayong magbuo. So, kompleto na ang ating tortilla, di ba? Ayan, may konting kulay, pero hindi siya malutong. Yun naman yung mahalaga doon. Importante, ayun, natitiklo pa rin, di ba? So, gamitin na natin to. Okay na, quiet on the set. Ngayon nakagawa na tayo ng tortilla, no? Pwede na tayo mag-quesadilla. Puta, 30 minutes na tayo yung video, di pa tayo nagsisimula ang puta. Dito pala actually magsisimula ang video natin. Pasensya na. Okay, so ang palaman ng mga quesadilla, no? At least yung mga nakakain ko dito sa mga inuman places dito sa Maynila ay meron tatlong components madalas, no? Ito ay queso, of course, protina, tsaka gulay. Pero na lang syempre dun sa cheese quesadilla na ang laman eh cheese lang, di ba? So, mula dito, umarap kami ng kung ano-anong shit dito sa bahay at subukan natin, you know, gumawa ng quesadilla. So, gumawa muna kami dito ng typical na quesadilla feeling, I guess. Ground beef na ginisa namin with onions, garlic, tsaka cumin, di ba? Tapos, adjust mo lang ng patis, paminta to taste, di ba? Yan yung typical na nilalagay ng mga karne sa quesadilla. Yung may lasang ano, yung kung tawagin ba ng ibang tao ay lasang arabo. So, gagawa tayo ng normal na quesadilla. Kuha tayo isang piraso. Kuha natin dyan. Kuha tayo ng karne. Kuha natin dyan. Tapos sa ating gulay component, meron tayong sibuyas lang. Konti lang. And jalapeno. Kaya tayo mga manghilang. Optional lang naman to sa anghang lang naman niya. Ngayon, kung di ka masyado mahilig sa manghang,
Huwag mo lagyan ng jalapeno, di ba? And syempre, putang ina mo. And syempre, dahil quesadilla nga siya, di ba? Ano tayong keso? Ayan. Ngayon, ano, oh, bawas, putang. Ngingat-ngat ng bisita namin dito eh. So yun nga, meron tayong keso dito, no? So pwede kayo mag-grate, lagay nyo dyan. Pero ako, dahil na sobrang lambot niya, no? Hindi na siya nag-grate. This is a good thing. Tipak-tipak na lang. Yeah. Tapos, dito yung malalaman kung may sasara nyo ba. Kaya ba? Yun, kaya naman, di ba? Okay, so set aside muna natin siya kasi gagawa pa tayo ng dalawang klaseng quesadilla and sabay-sabay natin ito isasalang. Next na quesadilla namin ay, sorry, ito yung nakita namin sa cabinet eh. Gourmet tuyo, pare. Baboy naman ako eh. Kayo naman nagsabi dun eh. Pinapangatawanan ko lang eh, di ba? Lagay tayo ng gourmet tuyo. Teka lang ha. Tipan muna natin. Kung maalat ba? Kasi baka mamaya sobrang dami yung lagay natin, maalat pala eh. Hindi naman. Ang maganda sa kanya may mga gulay-gulay. Tapa kutsara dyan. Huwag yung sasama yung ano ah, kasabawan ah. Huwag yung sasama yan. Hungry natin. Delikado yan. Mamatay yung kumain. Mamatay yung kakain yan. Eh. Tapos gulay component natin ay ito. Kamatis tuloy. Sibuyas. And konting kamatis. So, para lang merong hit of freshness. Ano nga tayo ng spring onion sa loob. Matayin mo na ng cheesy tuyo. Pwede yan na. Okay. So, gawa tayo ng... Sapa! Sige, hanap pa tayo. Nanay ko gumagawa ng crab and corn soup. So, nahihingi kami ng konti. Meron tayo ditong konting crab meat. So, crab sticks na hinimay pala. Baka may mag-react. Kuha lang tayo ng mayonnaise. Mayonnaise of your choice. Ayan. Ay! Mayonnaise of your choice. Ladies' choice, pare. Diba? Ladies' choice. Buy one, get ano yan. Actually, 11 yan eh. Buy one, get 11. Baka naman. Sana all choice talaga ng ladies, pare. Naisahog na pala lahat ng crab sticks o chicken na lang. Nga, pare. Chicken and crab stick quesadilla, pare. Nagyari ko ganyan. Okay, tapos sibuyas. Jalapeno. Nagang pinangatawa ng kutulitik na balusog na to, kahit hirap na hirap ako yun. Paano kinahain ng studio audience namin? Ang ina pinangalahati yung bar ng keso, puta. Kaya pa natin gumawa isa? Oo. Isa pa, gawa pa tayo. Yan, lahat ng kesong nakita ko sa review iba, medyo inaamag na. Pero pag nainita mo yung amag, mamatay eh. So gagawa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 cheese quesadilla, pare. Dito ka lang makakita niyan. Okay, so pagsisimula ulit tayo. Yan, lagyan natin ng keso. Meron tayo ditong melting cheese. Sana all pinapapak. Anyway, ang next na keso ilalagay natin ay Grana Padano. Pili ko na't ginrate ko yun. Tigas, gago. Pwede pa ba to? Ayun na, pwede pa. Next is... Gago, di ko alam. Piling ko kalabasa to eh. Cheese to bigas. Basta keso to. Oh, hindi ko nilalagay yung amag ah. Natanggal ko yan. Hindi na alam, yung ngayon masarap. Tapos meron tayo ditong California Pepper Jack Cheese. Putang naman, ikaw kakain na ito. May mga confetti sa... Tarantado Pepper Jack nga yan, yung confetti. Pepper Jack nga, may sili yan. Ano pa ba? Ayun, siyempre oh. Yan. Parmesan cheese na tira namin ng aming pasta episode. Oh, diba? Ay, puta! Kaya ko tong gawing 7 cheese. Meron kami dito ng cheese sauce na malamig kaya medyo tumigas. White cheese yun eh. No? White cheese. Egg cheese. Ate, tingnan natin kung sasara. Boom, sumara. Ay, ito pa pala! 8 na! 8 keso na ba? Tama ba bilang natin? Ang 7 to. Oh. Meron pa pala dito. Lalagay ko ng pwede na yun, pare. Sorry, bubulat natin uli kita. Okay, so ang kailangan na lang natin gawin ay isa lang to sa mahinang apoy, no? Matunaw ang ating keso. Medyo magtusta ng konti ang ating tortilla and we're good to go. Pero, hindi lang naman ito ang pwede natin gawin dito sa mga tortilla na to. Eh. Gawa pa tayo ng isa. Okay, meron tayong mainit na mantika dito, no? At nandito ang ating trimmings ng ating tortilla. So, ano kaya ang gagawin natin? Siguro pakukuluan natin. Piprito natin itong mga to. Medyo magdidikit-dikit siya ng konti, so ilagay natin siya isa-isa. So basically, gumagawa tayo dito ng some sort of a tortilla chip. Maybe. Make sure lang na wala masyadong, okay lang yung haba-haba. Basta wala lang yung nakatumpok. Initially, dapat mainit ang mantika. Tapos pag nakuha nyo na yung kulay na gusto nyo, ibaba nyo yung temperature. Kapag malutong na siya, mukha naman siyang malutong na kasi parang 3 seconds na lang sunog na. Huwag kayo ng bowl na may tissue.
Lagay nyo lang doon and gawin nyo lang yun sa lahat ng inyong trimmings. Yun. Parang butchiron, no? Pwede natin siya lagyan ng ating fry seasoning. Ito yung ginamit naming seasoning nung nag-fries kami, no? So, pwede nyo panoorin. Nandyan lang yan sa ating playlist, diba? Toss natin. Nasabi ko na ba kung anong gagawin dito? Hindi pa ata, no? Hindi pa. Pakita na lang natin. So, ito lang ang ating seasoned and fried trimmings, diba? Lagyan natin sa plato. Lagyan natin ang ating beef topping. Ginawa natin kanina. Lagyan natin ang salsa. Ano lang to? Sibuyas, lemon juice, olive oil, salt, pepper, and spring onions. Siyempre, cheese sauce, pare. Garnish lang uli ng salsa. So, parang meron na tayo ditong trimming nachos, pare, for the lack of better term. So, bali, itong ano natin dito, parang, nagpapaliwanag pa ako eh. Ano to? Hindi makapag-intay ang buta. Ninong ang una. Diba? Ano ating kasidilya, pare? Init-init. Init, pare. Mm-hmm. Para ka lang nasa Tomas Morato. Sa mga ginawa nating tortilla, flour tortilla, di ba? Nakagawa tayo ng maraming produkto, di ba? Quesadilla. Ito yung ano eh. Ito yung crab stick tsaka manok, pare. Meron tayo dito salsa. Sinabi ko na kung paano gawin. Ito naman, meron kami ditong, hindi dapat siya ranch dressing, pero ganito sa Tomas Morato eh, di ba? Sorry, namimiss ko lang talaga uminom sa laba. Narotawin lang. Anak ng luna naman talaga. Okay, wala. So, ito naman, nakagawa tayo dito ng baking nachos. Alam mo yun? Para lang di masayang yung trimming kasi problema din namin sa resto dati ito eh. Medyo malaki-laki yung trimming. Okay siya eh. Kasi since pinirito siya, dehydrated, ina-absorb niya yung mga katas-katas na nilalagay natin. Yung katas ng beef, yung queso. Ayun o, nakadilip talaga. Ano mo? Inubuhan ba? Inubuhan ako ang puta. Baka may COVID ka. So yun nga, pwede kang gumawa ng anak lang po. Kumaka talaga. So yun nga, no? Sorry ah, may nang gugulo dito eh. Sa iba pwedeng gawin dito, burrito, di ba? Lalakihan mo lang ng konti. Kapalan mo lang ng konti, pwede mo nang panggawa ng shawarma. Kapalan mo pa ng konting-konti, ba? Pwede mo na siyang gawing parang pita bread, yung may bulsa sa loob, pare. Inilalagyan ng falafel, ganyan, di ba? Ganyan pwede yung gawin, di ba? So, nasa inyo na yung technique. Bahaya kayo kung paano nyo ito palalagoyin, di ba? Pare, flour tortilla lang yan. Huwag ka ma-pressure. Uy, di ba pwede mo naman gawing pizza rin yung ano? Yung ginawa mo? Tangina, hindi ko sagutin yan. O tangina mo, Ian, hindi ko sagutin to, ah. Sabi mo naman pwede. Pwede nga, eh. Yan, ginawa ko, para sa'yo, matahimik ka lang. Ayun pa naman, mahal na mahal. Paki, hindi naman tayo, di ako pupunta sa lamay. Pizza ba to? Parang kasi hindi ka bukas lang to. Eh.